Malalaki na ang mga anak ni Ate Amor. Puro profesional na ang mga ito. Kaya wala na siyang paglalaanan pa ng oras galing sa trabaho. 3 taon na rin kasi siyang balo. Kaya halos mag-isa na lang talaga siya sa buhay. Ang mga anak kasi niya ay may mga sarili ng kondominium at madalang nang bumisita sa kanyang bahay. Dahil doon ay nagdesisyon siyang mag-ampon na lamang. Dahil wala rin akong magawa at nasa bahay lang, ay ako ang nagbobolontaryong mag-aalaga ng bata. Wala rin kasing kaming anak ng asawa kong Siman. Kakasakay lang din ito sa barko, kaya mag-isa akong naiiwan sa bahay. Kaya nagdesisyon akong kina Ate Amor na muna titira at ako na ang mag-aalaga ng bata sa araw. Nagtuturo kasi ito sa isang pampublikong eskwelahan. Naging malapit ang loob ko sa bata at halos tinuring ko na rin iyong anak dahil nga halos araw-araw kaming magkadikit. Subalit hindi inaasahan, biglang na-diagnose ang ate na may stage 4 na cancer. Hindi man lang nito sinabi sa amin na may matagal na pala siyang iniindang karamdaman. Ilang buwan matapos siyang ma-diagnose ay pumanaw na kaagad ito. Sobrang nagluksa kami sa kanyang pagkawala. Ang kanyang ampo na si V ay tuluyan nang napapa sa akin. 3 taon lamang noon si V. Isang maganda at napakabibong bata. Kakaibang taglay niyang ganda, maging ang kapinuhan ng kanyang kutis. Lumaking mahinhin si V. Hindi pala imikat, napakapikunin. Ang bilis uminit ng ulo sa mga maliliit na problema. Ngunit ni minsan ay hindi nito ginawa ang sagutin ako sa oras na ako'y nagagalit. Tahimik lang ito sa tabi at hihingi ng kapatawaran kapag nakita niyang tahimik na ako. Subalit nang makapagdibo na ito, doon na ako laging nai-stress sa dalaga. Uuwi na ito sa madaling araw. Ang paalam ay pupunta lang sa park. Kapag sinasabihan ko naman ay biglang masama ang tingin sa akin. Kaya't nakakatakot siyang pagalitan. Ilang beses kong nahuli siyang may kausap sa kwarto. Ngunit wala namang ibang taong naroon. Opo naman papa, kakaibang lasa, ang sarap at nakakasigla. Uwi ka nito na nakaharap sa sofa ng kanyang silid kahit wala namang tao. Anak, sinong kausap mo? Kunot noong tanong ko. Ang mga balahibo sa aking batok ay nagsitayuan at tila hindi na ako nakaapak sa sahig. Ramdam kong may kakaibang enerhiya sa loob ng kanyang kwarto ng mga sandaling iyon. Bakit ba? Basta ka na lang pumapasok sa aking kwarto. Wala ka bang respeto? Pabalang na tanong nito, kaya natigilan ako. Simula lang nung mga mag-18 na ang ampo ni ate, ay marami nang nakakatakot na kilos ito na hindi ko man lang mapagsabihan dahil sobrang nakakatakot siyang tignan. Hanggang sa isang gabi, sobrang liwanag ng buwan noon, kaya napatingala ako sa kalangitan. Bilog ang buwan at maraming nagliparang mga ibon. Naaaliw na ako sa panunood ng ganoong tanawin nang may biglang dumaang malaking nilalang sa aking harapan. Hindi ko alam kung anong klaseng hayop na lumilipad iyon, pero ang hahaba ng kanyang pakpak. Bigla kong naisipan na baka aswang iyon, kaya sinara ko kaagad ang bintana at pinuntahan si V sa kanyang kwarto. Ngunit hindi ko mahagilap ang dalaga. Lahat ng parte ng bahay ay sinuyod ko, pero hindi ko talaga siya matagpuan. Nag-aalala na ako ng masyado para rito.
kulang na lang ay i-report ko ito sa pulisya. Iyon nga lang, at hindi rin po pwede dahil wala pang 24 oras. Hindi ko na rin nagawang sumbatan pa ito kinabukasan. Magagalit na naman ulit iyon, panigurado. Tila unti-unting lumalayo ang loob namin sa isa't isa. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Pero sigurado naman akong binigay ko ang best ko para maging mabuting ina para sa kanya. Isang gabi, nagulat na lang akong umuwi itong puno ng dugo ang buong mukha at damit. Nataranta pa ako dahil inakala kong may sugat ito. Ngunit nang hawakan ko siya sa kamay, ay kamuntik pa akong mabuhal dahil bigla niya akong tinulak palayo sa kanya. Sumusobra ka na, Via. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Bakit parang wala ka na talagang natira pang respeto para sa akin? Hindi ko na mapigilan pa ang aking sarili ng mga sandaling iyon. Kaya nasigawan ko ito. Ngunit mas nagalit pa ito at sinakal ako sa leeg. Buong lakas ko siyang tinulak para bitawan ako at hindi na ako makahinga. Ngunit napakalakas talaga niya na para bang sinasaniban. Ano bang nangyari sa'yo, Be? Hindi ka naman ganyan dati, ha? May problema ka ba? Pag-usapan natin. Wika ko rito, ngunit tinignan lang ako nito ng masama at humalakhak pa paakyat ng kanyang kwarto. Lumipas ang buong maghapon. Kinagabihan, nagdesisyon akong puntahan si V sa kanyang kwarto. Ngunit nakalaka ang kanyang pinto. Kaya kinuha ko ang susi sa aking kwarto para buksan iyon. Kampante pa akong makausap pa ng mahinahon ang dalaga naming ampon. Ngunit laking gulat ko nang mabungaran ang putol niyang katawan na nakatayo sa gilid ng kama. Tumatagas pa ang dugo sa gilid nito at alam kong sa kanya talaga iyon dahil sa suot nitong pantalon. Nangilabot ako sa aking nakita. Kaya ba umiba ang timplada ng ugali nito dahil lumabas na ang kanyang tunay na katauhan? Hindi ko alam ang gagawin ng mga oras na iyon. Parang gusto kong buhatin ang kalahati ng katawan nito at ibaon sa lupa. Ang kaso ay natatakot at nandidiri rin ako. Lalabas na sana ako ng kwarto upang bumalik na ng silid at tawagan ang aking asawa tungkol sa aking natuklasan kay V. Ayaw ko na itong makasama pa dahil sobrang nakakatakot siyang nilalang. Ngunit biglang bumukas ang bintana at iniluwa ang sobrang pangit na nilalang na putol ang katawan. V, ikaw ba yan? Tanong ko rito nang nanginginig pa. Halatang galit na galit ito dahil pinasok ko ang kanyang silid nang walang pahintulot. Bakit ka pumasok dito sa kwarto ko? Galit na wika ng manananggal. Sorry, V. Gusto lang kitang makausap at hindi ko akalaing ganito ang mapungaran ko. V, isa kang aswang. Manananggal. Halimaw ka. Wika ko sa kanya. Kaya humahalakhak ito ng sobrang lakas. Hindi ko gusto ang mga taong mausyoso at chismosa. Higit sa lahat ang pagiging pakialamera. At dahil alam mo na ang tungkol sa akin, paumanin dahil kailangan na kitang patahimikin. Wika nito. Kaya sobrang takot ang nadarama ko. Halos liparin ko na ang pintuan, ngunit mabilis lang din niya akong naabutan. Hinawakan ako sa magkabilang balikat at nililipad palabas, tsaka inilaglag sa hagdanan ng ikalawang palapag. Ramdam ko ang pagkabagok ng aking ulo bago tuluyang nawala ng malay. Akala ko iyon na ang katapusan ko. Ngunit napakabuti pa rin ng Diyos sa akin. Nagising ako
na nasa aking tabi ang pamangkin na anak ni Ate Amar. Diyos ko, pamangkin ko, salamat at nandito ka. Umiiyak na saad ko habang nakahiga sa kama ng ospital at may malaking bintahi ang ulo. Oo tita, buti na lang at saktong pagdating ko ang pagkahulog mo sa hagdanan. Kung hindi ay siguradong wala ka na. Wika nito na ipinagtataka ko. Hindi ako nahulog at mahusay kong naalala ang lahat ng pangyayari. Nilipad ako ni V at hinulog sa hagdan. Hindi ba nito nakita ang manananggal? Magsasalita na sana ako nang biglang bumukas ang pintuan. Si V iyon na may dalang mga prutas at sobrang tamis pa ng ngiti. Habang ako ay nanginginig na sa takot, tinabunan marahil ako ng pobya sa kanya. Mama, ayos ka lang? Tanong pa nito kaya napatingin ako sa aking pamangkin. Nakangiti lang ito at walang kakaiba sa kanyang kilos. Wala talaga itong nakitang kakaiba. Bakit parang natatakot ka mama? May problema ba? Tanong pa ni V habang nakatingin ng masama sa akin. Kaya mabilis akong umiling. Nagpaalam ang pamangkin ko na mag-almusal na muna sa labas. At babalik lang kaagad kaya bigla akong nataranta. Baka sa pagkakataong ito ay papatayin na ako ni V. Sige po, ako na po ang bahala kay mama. Salamat pala sa pagbantay. Sagot nito sa aking pamangkin. Nang makalabas na ang pamangkin ko ay binalingan ako ng tingin ni V at tinitigan ng sobrang sakit. Yan ang napapala ng mga taong pakialamera sa buhay ng may buhay. Uwi ka pa nito sa akin. Wala kang utang na loob eh. Matapos ka naming palakihin ng ate, matapos kitang bigyan ng maayos na buhay, ito lang ang igaganti mo sa akin. Papatayin mo pa ako? Umiiyak na sumbat ko sa dalaga. Kasalanan ko ba ang ganito ako? Kasalanan niyo yan. Aampun-ampun pa kasi kayo. Uwi ka nito. Oo nga, bakit ba kasi naisipan ba ng ate na ampunin ka? Ako tuloy ngayon ang magsasakripisyo. Uwi ka ko rito. Humahalakak ito at nanlilisik muli ang mga matang nakatingin sa akin. Maswerte ka pa rin dahil naabutan ka ng pamangkin mo. Dahil kung hindi, inulam na kita kagabi. Wikapin ito na ikinatayo ng aking mga balahibo sa batok. Subukan mo lang na ipagsabi sa mga pamangkin at asawa mong manluloko ang katauhan ko. Dahil oras na mangyari iyon, maging sila man, ay iisa-isahin kong gawing karne. Pagbabanta pa nito. Bakit ba galit na galit ka sa papa mo? Asawa ko yun kaya dapat nare-respeto mo bilang ama. Sumbat ko pa sa kanya. Ama, bakit? Itinuring ba akong anak ng demonyong iyon? Masahol pa iyon sa akin. Hindi mo alam kasi nagbubulag-bulagan ka sa asawa mong manyak. Kinahasa lang naman ako ng hayop mong asawa. Kaya ako na-discover ang katauhan ko. Umiiyak na salaysay nito. Anong ibig mong sabihin? May ibig ba bang sabihin sa sinabi ko, ma? Ginahasa ako ng asawa mo. At matapos niyang gawin iyon, nagwala ako sa kwarto dahil sa galit. At doon ko na-discover ang aking katauhan na isa akong manananggal. Salaysay pa nito. Hindi ko alam kung kanino ako magalit ng mga sandaling iyon. Sa ampun ba namin o sa asawa ko? At lalong sa sarili kong sobrang naging bulag sa noon pa may gawain ng aking asawa na kaliwat ka ng babae. Minsan na nga lang itong umuwi ng bahay ay nagawa pa nitong gahasain ang aming ampon na inakala kong tinuring din itong anak. Ngayon ma,
Sino ang mas masahol sa aming dalawa? Tanong nito muli sa akin. Pareho lang kayo, Be. Mga walang utang na loob. Matapos ko kayong itinuring ng mga espesyal na tao sa aking buhay, ito ang igaganti niyo sa akin. Sagot ko rito at saktong bumukas ang pintuan at iniluwa roon ang aking pamangkin na kanina'y nagpaalam na kumain. Tumayo na rin si V at nagpaalam na umuwi ng bahay dahil may pasok sa paaralan sa tanghali. Tiningnan pa ako nito nang may pagkahulugan bago tuluyang tumalikod. Tita, wala ka bang napapansin kay V? Tanong ng aking pamangkin ko, kaya't natahimik akong bigla. O, wala naman iho, bakit? Patay ideyang tanong ko rito. Napaka-werdo kasi niya. Alam mo yung maganda nga siya pero sobrang lansa ng hininga niya. At kakaiba ang amoy ng katawan, gayong halos maligo na nga ng kanyang pabango. Salaysay nito na noon pa man ay napansin ko na rin sa aming ampon. Ngunit hindi ko iyon binigyan ng pansin. Iyon pala ay may ibang ibig sabihin iyon. Dumipas ang isang buwan at tuluyan na akong gumaling. Hindi rin naman ako sinaktan muli ni V. Hindi ko na kasi pinakialaman ang kanyang buhay. Natatakot na akong baka sa susunod na pagkakataon ay masasahol pa ang kanyang gagawin sa akin. Hindi ko inasahan na darating ang aking asawa. Ang sabi kasi niya ay sa susunod na taon pa siya uuwi. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kanyang kokote at naisipan nitong bisitahin ako. O kaya naman, may balak na naman itong masama kay V. Bigla akong kinabahan nang maalala ang huli. Me, nasaan ang anak natin? Tanong nito nang hindi magilap ng kanyang paningin ang bulto ng dalaga na aming ampon. Bakit pa? Anong sadya mo sa kanya? Tanong ko rito. Me naman, siyempre anak natin iyon kaya inahanap ko. Sagot nito nang nayayamot pa. Talaga ba? Anak natin iyon? Kaya naputol ang aking sasabihin nang biglang dumating si V. Maging ito ay nagulat nang makita ang ama-amahan. Hindi rin yata nito inasahan ang pagdating ng aking asawa. Nang gabing ding iyon ay minatsyagan kong mabuti kung ano ang gagawin ng aking asawa. Ngunit hindi pa man ako nangalahati sa aking pagtulog-tulugan nang hindi ko na malayo na tuluyan na pala akong nilamo ng mahimbing na pagkatulog. Naalimpungatan na lamang ako at pagmulat ko ng aking mga mata ay wala na ang taksil kong asawa. Mabilis akong lumabas ng kwarto. Sa kusina akaagad ako dumiretso at kinuha ang pinakamatalim kong kutsilyo na panghiwa ng karne. Hiling ko ay sana hindi totoo ang nasa aking isipan dahil mapapatay ko ang aking asawa kapag mangyaring gagawa ulit siya ng masama kay V. Wala naman akong narinig ng mga kalampag sa loob ng kwarto ng dalaga habang paakyat na ako. Siguro mali lang ako ng hinala. Napakatahimik pa nga at bukas naman ang kwarto nito. Sinilip ko pa mula sa labas ng kwarto at wala akong nakitang tao sa taas ng kama. Ilang sandali pa ay may narinig akong tila baboy na kumakain. At sobrang sarap na sarap ito sa paglamon. Bigla akong kinabahan at napagtanto na sa banyo galing iyon. Dahan-dahan akong humakbang pupunta sa nasabing lugar. Halos tinakasan ako ng lakas ng makita ang nakahandusay na katawan ng aking asawa. Wakwak ang tiyan at gutay-gutay ang mga bituka sa sahig ng banyo ni V. Natutop ko ang aking bibig. Hindi ako napansin ng dalaga at patuloy pa rin ito sa pagnguya. Ang kanyang naputol na katawan ay nasa kanyang likuran lang din. Halos masuka na ako sa masangsang na amoy
sa loob na iyon. Nang mapansin kong tumigil ito sa pagnguya at tila nakiramdam ay nagpanik na ako. Dahil sa takot oras na mahuli ako nito, ay paniguradong may hindi magandang gagawin na naman ito sa akin. Kaya bago pa mangyari iyon ay uunahan ko na siya. Buong lakas kong tinarak ang mahaba at napakatalim na kutsilyo sa kanyang likod. Mula na akong pakialam kung magiging kriminal man ako, kaysa naman ako ang papatayin niya. Mas mabuti nang siya ang aking mapatay habang maaga pa. Dahil kung bibigyan ko pa siya ng pagkakataon na mabuhay, ay paniguradong marami pa siyang mga inosenteng taong mapapaslang. Ma, patawad. Wika nito habang pilit na humaharap sa akin. Umagos lang ang aking masaganang luha sa mga mata. Hindi ka na dapat magtagal, V. Madami ka pang mapipinsala kung magtagal ka pa sa mundong ito. Tatango-tango naman ito habang unti-unting pumipikit ang mga mata. Unti-unting ang mga pakpak nito sa pagiging manananggal ay nawala at bumalik sa isang normal na tao ang kanyang itsura. Naduwal ako ng tuluyan ng bumungad ang itsura ng aking asawang sobrang wasak na ang tiyan. Deserve mo rin yan, de. Matagal akong nagtitimpi sa'yo. Bulong ko sa aking sarili habang nakatingin sa aking asawa. Tinawagan ko ang aking pamangkin at ipinaalam na napatay ko si V. Maging ang pagkamatay ng aking asawa ay inako ko na rin. Dahil hubot-hubad naman silang pareho, ipapalabas ko na lang na nahuli ko silang nagtatalik sa akto ng wala ng kaso pang maisasampa. Totoo naman kasi, marahil galing pa ang mga ito sa ganoong gawain. At nang makakuha na ng tiyempo ang dalaga, tsaka na niya nilapa ang hayok sa laman kong asawa. Bagay lang din sa kanya ang ginawa ni V. Dapat nga inunang kainin ng dalaga ang alaga nitong siyang dahilan ng pagiging makasalanan nito. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Basta, ingat palagi, mga minamahal kong single.